Napansin mo na rin ba ang halamang damong ito sa inyong likod bahay? Isang pangkaraniwang damo, kinakain lamang ng tupa at kambing. Subalit akala natin ito ay wala na ngang iba pang halaga. Subalit batid mo ba na napakainam pala nitong panglunas sa mayroong diarrhea, tuberculosis, at maging sarayuma at diabetes? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung nakikilala mo ang halamang damong ito, ay halika nga at talakayin natin ang mga nakamamangha nitong gamit at mga pakinabang para sa atin. Ito ang halamang panapanarahan o payang-payang sa Katagalugan. Halamang damo na kilala rin sa Bisaya bilang gangan, sa Pangasinan bilang kopa-kopa, sa Pampanga naman bilang pakayan, kidney bush sa Ingles, at Flamingia estrobilifera bilang scientificong ngalan. Ang halamang ito ay tumataas nga ng hanggang 2 metro at mayroong medyo paoblong na mga dahon at mga sanga-sangang, animoy hugis kidney mga bulaklak o bunga. Madalas mo itong nakikitang tumutubo sa mga bakanting lote, sa gilid ng kalsada at maging sa mga kabundukan. Ito nga ay kilala lamang dito sa atin sa Pilipinas bilang pagkain ng mga alagang kambing at tupa at ginagawang palaman sa unan. Subalit hindi batid ng karamihan na ang halamang panapanarahan ay nagtataglay pala ng mga nutrients kagaya ng protina, tannins, alkaloids, glycosides, saponins, phytosterols, pinolic compounds, at amino acid. Ayon din sa ilang pag-aaral, ito ay nagtataglay ng antioxidants, antimicrobial, analgesic at anti-cancer properties. Ang mga dahon nito, bulaklak at mga ugat ang pwede mong magamit at pakinabangan. Ang pinaglagaan nga ng dahon at bulaklak nito ay maaaring lunas sa mayroong TB. Ang mga ugat naman nito ay nilalaga o pinakukuluan upang gamiting lunas sa TB at diabetes ng mga tribo ng Subanen sa Zamboanga del Sur. Gayun din ang dinurog na dahon bilang pantapal sa mga pamamaga. Samantalang sa India naman pinakukuluan nila sa langis ng niyog ang dahon nito upang maging panghaplas sa mga pananakit ng katawan at gayun din ang katas ng ugat nito bilang panlunas nila sa mayroong histeria, diarrhea at dysenteria. Maaari ring gawing panligo ang pinagpakuluan ng dahon nito sa mga bagong panganak upang makaiwas sa pagkakabinat. Kung mayroon din kayong rayuma, maaari ka ring uminom ng pinaglagaan ng dahon nito. At isa nga rin palang fly repellent o halamang pantaboy ng langaw ang halamang ito. Hindi ba't napakarami palang pakinabang ng damong ito? At nakalulungkot ngang isipin na pawang palaman lamang natin ito sa unan kung ating gamitin. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng damong ito? Kung oo, ay comment ka naman ng yes dahil siguradong hindi mo rin alam na marami pala itong pagkakagamitan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Pamilyar ba kayo sa halamang ito? Isang klase ng halaman na nagtataglay ng mga kulay lilang mga mumunting bunga kapag mahihinog na. At karaniwan lamang, makikitang tinutuka at kinakain ng mga ibon sa gubat. Subalit hindi alam ng karamihan na ang halamang ito pala ay isang napaka-useful at napakahusay na uri ng halaman na maaari nga nating mapakinabangan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay mamangha sa mga kakaibang gamit at tulong sa mga tao ng punong ito na kung tawagin ay Calicarpa. Ang Calicarpa o Beauty Berry ay isang klase ng munting puno
na mayroong mga tinataglay na patusok na hugis ng dahon at tumataas lamang ng mula 5 hanggang 10 metro. Subalit madalas mo rin itong makikilala dahil sa mga taglay nitong mga maliliit na butil ng bunga na kulay lila. Sa mga matatandang paniniwala ay sinasabi nga na ang bunga raw ng anumang puno na kinakain ng ibon ang bunga ay pwede rin pala nating kainin. Ang prutas nga na beauty berry ay maaari mong makain. Ito ay mayroong lasa na maaaring maikumpara sa lasa ng peras, subalit nagtataglay ng konting anghang. Isang kilalang ornamental na halaman ang beauty berry sa mga bansang Madagascar, North America at Australia. At batid mo rin ba na isang mahusay na mosquito repellent ang beauty berry? Maaari mong kunin ang mga dahon ito, durugin at ikuskos sa iyong mga braso upang hindi kakagatin ng mga insekto, lalo na nga ang mga lamok. Ang halamang ito rin ay natuklasang nagtataglay ng mga anti-cancer activity para sa ating baga. Kaya ang paminsan-minsang pagkonsumo ng hinog na bunga nito ay labis ngang mabisa. Ang boreal, ditong kemikal na taglay, ay mahusay rin sa pagpapanatili ng maayos na metabolismo at sa pagpapasigla ng ating gastric juices at maging ang daloy ng ating dugo. Sinasabing nagpapagaang din ito ng pakiramdam, lalo na sa mga taong hirap sa paghinga o mayroong asma. At alam nyo ba, nasa kasalukuyan ay ginagamit din pala ito sa mga lutuin at ilang mga recipes, lalo na nga ng mga taong mahilig sa mga native o mga wild ingredients sa kanilang mga putahe. Kaya kung napapansin mo na ito sa inyong lugar, ay subukan mo na rin itong tikman. Bagaman hindi nga kasarapan ang lasa nitong taglay, ay tiyak na masustansya naman. Sa inyong probinsya, ano naman ang tawag ng puno at ng prutas nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Bihin ng mundo ay ating matuklasan. Tayo na matuto.